O sige, kwento muna natin, di ba? First and foremost, paano nabuo itong proyektong Gen Z and paano kayo napabilang dito? Umpisa natin kay Chi. Bilang hi po. Hello, yes, go. Hello, paano ba nabuo ang Gen Z? Actually, sila direct Joey ang pumili sa amin. Hopefully, handpicked also. And grateful na trinas nila kami to portray every character na meron sa Gen Z. And we hope na magustuhan niyo yung story na iaalok namin sa inyo. Ayan. So, ano ba yung mga characters niyo dito? Let's start naman with Jerome. Ayan. Opo, dito si Jojo. Isang kuya. Isang kuya sa... Is it just me, po? Kapit si Ponce. Oh, Jane, ikaw na magkwento. Ano character mo ito, Jane? Ako dito si Matet. Si Matet ay isang, well, positive thinking. Like, gusto niya makapagtapos ng pag-aaral, gusto niya umasenso sa buhay. And kinagawa niya lahat para makamit yun. Pero syempre, mahirap. Si Matet kasi hindi siya lumaking mayaman. Medyo struggle sila. And nagsustruggle siya kung paano niya mababayaran yung tuition fee niya. So yun yung pinakaan niya. And tatay ko dito si Chong Joey, Joey Marquez. So isa pa yun sa mga dapat abangan. That's nice. How about you, si Kent naman? Ako po dito si Kiko, the younger brother of Jojo. Si Kiko naman ay, si Kiko medyo kakaiba siya eh. He is not exactly a good guy. Alam niya kung ano yung gusto niya. So, gagawin niya talaga kung yung gusto niya. Although, may soft spot naman siya sa mga importante na tao para sa kanya. Anyway, yeah, that's it. And of course, si Darwin. Let's hear from Darwin. Yes, ako naman po dito si Rico, kaibigan ni Matet and ni Jojo. And he's a gamer and a typical Gen Z. And of course, he's a complicated person. Pero yun po, ikot po yung character ko dito kay Matet at saka kay Jojo. Ayan. And ikaw, Chi, again. Hi again. Ako dito si Gina Lavides. Lumaki siyang independent dahil ang kanyang nanay ay professional mistress. Wow. Ayun, ang pinaka main goal niya in life is not to be her mom. Pero yung relationship niya with her mom, love-hate relationship siya eh. So, mapapanood niyo and sana maintindihan niyo yung relationship na meron si Gina with her mother na si Ellen. Parang all too familiar yung mga rules nyo rito, no? Maraming makaka-relate. Parang sa takbo. Marami. Sa takbo nito, parang yes, ganun. Char. Yes. Yeah, kanya-kanyang representation ng Gen Z. Mm-hmm. Oh, yes. Oo, totoo. Okay, pero ito, hindi pa natin narinig si Melissa, tama ba? Nakita ko lang. Hello po. O, Melissa, ikaw, anong role mo rito? Ako po si Michelle Vargas. Si Michelle ay sobrang in love. Plus romantic, Gen Z. Yung parang, she's very naive, innocent. She'll do anything just to keep a relationship going at, pero through that, parang ma-realize niya na siya, hindi niya na namamahal sarili niya. At sana abangan niyo po yung mga struggles ni Michelle. At nanay ko po dito si Tita Teresa Laisaga at tatay ko po dito si Tita Ricardo po. And si Richie naman, is he here? Yeah. Yes, go! Anong role? Ako naman po dito si Migo. Migo is very, very unpredictable. So, yun, makikita niyo naman po if, I mean, you can relate my story naman from other people then, especially ako na talagang nasa Gen Z po yung age gap. Yung friends ko or magigets mo rin sila in a way, pero not everyone is like this. Not everyone can relate to this. Yung iba magagalit, yung iba maiintindihan nila, pero at the end of the day, magigets pa rin naman ng kung mas open talaga yung understanding mo, magigets mo naman yung every character, not just Migo, not just
Kiko or whatsoever, but then gets niya naman po yung isa't isa. So sana ma-portray namin ng tama yung characters namin. But you have a strong cast. I mean, just you guys being top billed in this is parang napakaganda ka nung mix na pinili nila direct Joey. So balikan natin si Kuya, si Jerome daw, Kuya Sarito. Yun lang yung last ko na catch. Jerome, mabit, ano yun? Oo, ito na. Ayan na. Ako si Jojo Garcia here. Isang kuya sa isang pamilya. At yung buhay lang, hindi ganun kataas, hindi ganun kababaan, pero happy guy lang siya. At marami rin dinadala sa life. So about siya sa, ano ba, yung mga kuya ngayon na Gen Z, ganun. Wait lang. So alam ko naman lahat sa inyo, of course, hindi Gen Z, tama? Millennial, yes. Karamihan sa inyo. So upon doing this project, ano yung mga preconceived notions ng mga Gen Z? Yung, kasi may time, di ba? Ako nasa millennial pa ako, pero sa dulo na. May time na yung mga before us, naiirita sa millennial. Ngayon, maraming misconceptions about Gen Z. So upon doing the first cycle of this project, ano yung mga na-feel nyo na parang misconceptions about Gen Z na kayo na-gets nyo na pala at gusto nyo i-share while portraying your characters? Anyone can go. Go, Jane. Go, Jane. No pressure. Mga millennials. Oh, Jero, mga millennials. Hey, I have a brother and a sister and they're both Gen Z. So, medyo, doon ko nga binibase yung kung paano ako kumilos or paano magsalita. Kasi alam ko rin yung mindset nila, how they work, how everything is. Misconception, ano nga ba? Hindi ko alam. Like, all they do is technology. Siguro yun yung isa sa mga misconception. Of course, they are good at that. They are excelling at that. But I don't know if that's the only thing. Di naman yun lang yung kaya nilang gawin. I feel like ang dami pa nilang ambag. Ang dami pa nilang pwedeng iambag. And isa yun sa mga mapapakita namin dito sa show na to. Ay, ano naman yung mga hinangaan ninyo nung upon doing this? Jerome. Ayan, Jerome. Back to you. Half of the script pa lang yung ginagawa namin here. Pero dito kasi, kumbaga before Gen Z, for me, pag may gusto kami, yun lang talaga nasa ano namin. Go kami lahat, everything, dun lang. But unlike sa Gen Z, pag ito gusto namin, gagawin namin lahat, hindi man mangyari, marami pa silang daan. Yun yung tingin nila. Which is doon lang namin gagawin. Hindi yung focus ka lang sa isa, pero kapag nag-fail ka dito, mabilis nga sila sumuko, pero alam namin, kaya pa namin mas mag-focus dito at hahanapin kumbaga yung para sa kanila, the right thing. So, para sa akin yung hinahangaan ko ngayon sa mga stories namin eh. Basically, okay. Sa stories namin, hindi kami yung parang wala yung mga martyr, wala yung mga ganito, ganyan. Straight. Pag gusto, gusto. Kapag hindi, hindi. Tapos, parang kumbaga... No hard feelings. Just go lang ng go. Actually, totoo nga, no? Ano mo, a lot of pick up from this. Kaya I think this story is so much, very much important to put on the forefront right now. Pero ano ba to? Kasi upon learning your character, syempre, alam naman natin, may love, may... Si Richie, nagtataka na ako kung ano yung i-hate natin o hindi natin naiintindihan sa karakter niya, di ba? May crime ba dito? Ano-ano bang ano to? Ano bang kategory natin malalaman itong Gen Z na to? Ang Gen Z kasi meron siyang little bit of everything. Hindi lang siya yung tipong, oy, papakilig lang kami, ganito, ganun. Yeah. Hindi eh. Matututo ka from like the character mismo, the family, friends. Mm-hmm. Kung sino mang nakapalibot sa amin, may take away ka sa lahat ng buhay nila. So, yes. Wait lang. How long will this run? This is a season, tama? May one season siya. Slated for one season. Sa ngayon, we have 13 episodes. Nakapag-shoot na kami ng hanggang episode 6. And we're about to do a second cycle. Awesome. Yes. Guys, is it your first time working with Darwin? Or ano ba? Sino mga first time nagkatrabaho dito? And how did you find one another? Ano yung pinaka-amusing sa grupo ninyo nung first lock-in ninyo? Pa-share naman ang konting tidbits. Nag-inuman ba kayo? Pero, ano ba mag-inuman ng Jensi? Ano ba ang kwento natin? Baka may nagkain laban na dyan, ha, Melissa, ha? Ha? Diyan ka. Pakisagot.
Kenny, no comment. No comment. Si Chika sumagot. Baka si Rico hindi makaligawa na dyan. So... Po? Si Rico daw may ligawa na. Naulitin narinig ko. Kamusta guys? Paano ba yung mga bonding ng Gen Z ngayon? Paano kayo nag-bonding sa first cycle? Kaya Richie? Kapit-kapit wow, lang kami ganun. Good girls and boys, kapit-kapit. Naglalaro ng Switch. Puro, ano? Yung sigawan kami sa games. Yeah. Pero first time mo, kaya ba sa inyo first time nagkatrabaho? First time po sila lahat. Yes, ako po kay Jerome second time. Si Jerome pala. Si Jane from before pa. Si Jerome, parang ilang beses ko na po. Sawa na po si Jane. Parang sawa na. Sinagot niyo parang sa si Jerome, lagi ko nakikita. Ang daming ano. May Ben X gym ka pa ngayon. Opo, maglilibre po yan. Ang dami niya pong work niya. Oo nga. Daming ka pala. Sasagot ng internet ko. Pero guys, alam mo, natutuwa ko na yung Regal pinagsama-sama kayo. I mean, I wouldn't see this if we were in a normal circumstance, I think. So, how do you feel about that? You know, they put up this bunch, you guys, together. Okay, go, Jane. Wala kasi magsabi. Oh, kasi yung problem. Okay, nag-aantayan kami. Kung ikip mo kung sino ba? Sino? Kent, kayo naman. Melissa, Darwin. Oh, I wanna hear your voices. Yeah, all I can say is masaya, diba? Yeah. Thankful, actually. Yes, kasi nakatrabaho ko sila, of course. And yun, despite of this pandemic, diba, we have work na ganito. And may mapapakita kami story sa lahat ng tao. Especially Gen Z because, you know, we want to share our voice naman and to hear our story as well. Pero sige, ito na lang Darwin, tanong ko para sa iyo, no? Para naman sa mga kanina sinabi natin ko ano yung kahanga-hanga sa Gen Z na Sherry Jerome. Para sa iyo naman, ano yung tingin mo na pwedeng ma-improve ng generation ng Gen Z? You know, like Jane says, may mga bagay na mag-excel pa talaga yung mga Gen Z. Madami pang mapapakita. And yun, I mean, of course, ngayon kasi puro ano tayo eh, puro technology, especially kasi nga pandemic din, siguro kaya ganun. Pero you know, madami pang mapapakita and yun, may maambag talaga. Nasa ano ba kayo? Kung baga magpapakita ba kayo ng pandemic sa storyline ng Gen Z or this is straight up kung wala? Wala po. So paalam, yes. Escape po. Din ito, escape. Mm-hmm. Yes. Opo. Ang ano nito is yung mga magkakabarkada or mga magkakakilala. Tapos yung nangyayari din pag hindi mo kasama yung barkada mo sa loob ng bahay, mga personal struggles mo. Yun. Si Direk Joey Reyes ba to? Ang ano, director nito? Tama ba? Direk Joy Aquino. Joy Aquino. Yes, wow. So, upon learning the execution of the series, ano yung mga bago makikita namin sa storytelling ng Gen Z? Actually, it's a very, parang bago siya eh. Kasi ako, first time ko pong may, yung, ewan ko pwede ko sabihin. Pero like, iba po talaga yung pagka-tackle nila ng shooting the shot. Iba po talaga from what we've, like, nakikita natin sa iba. So, it's a very exciting project po talaga. Kabang-abang talaga. I love yung that. Yung shots kasi nila different kay Direk Joy. Very, nag-experiment din siya. Also, lights. May mga scenes na we talk sa camera, we're breaking the fourth wall, may mga ganon. Ang POV, ganon. I love that. And I think that's what we need right now. This kind of escape. Guys, thanks and congratulations. I hope ma-interview ko kayo ulit. Alam ko, grabe, no? And ang dami niyo nagsama-sama for this time. Thank you for your time, guys, and have a great afternoon. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.